Hello, my dear Aries. Welcome back dito sa Practical Mystic. Ngayon po ay gusto nating malaman kung ano ang mensahe sa iyo from the divine. Ang version ng ating episode ngayon ay Filipino. So susubukan ko yung best ko na magtagalog kasi sa katunayan hindi talaga ako nagtatagalog, but I will do my best. So this is for you, my dear Aries. And by the way, ang gagamitin ko na deck ay una the beginner tarot deck. Pangalawa is the tarot of opposition. And of course, the powerful thought cards. And ang panghuli naman ay ang tinatawag ko na karma cards. So, sisimulan ko na. Universe, spirits, angels, my ancestors, and celestial beings. What does my dear Aries need to know? Ko muna. So, eto na. Sisimulan ko na. Ang uunahin ko ay dito. Meron tayong the Ace of Swords in reverse. This is the Ace of Swords in reverse, which means kulang ka sa mga idea kung paano gawin ang isang bagay. Maaring nagkaroon ka ng intellectual blockages at bumagsak ka sa iyong mga plano. Maaaring naka-encounter ka ng pagsubok. So, this could be, ito ay, this is actually, may kinalaman ito sa Aquarius energy. So, sumisimbolo sa Aquarius energy, I mean, tapos, so, nagkaroon ng intellectual blockages sa iyong sitwasyon, kasi maaaring, blocked yung sacral chakra. Yung sacral chakra mo is blocked. So, kailangan mong i-unblock ito sa pamamagitan ng pag-yoga, meditation, para maaaring ito ang magsisilbing paraan para mawala sa iyo yung intellectual blockages na naranasan mo sa ngayon. At kahit na may intellectual blockages ka, pero at least you have this, the pentacle. This is actually the Ace of Pentacle. Ayan. So, with the Ace of Pentacle, sinasabi dyan na meron kang makukuha ng mga new, bago at mabuting enerhiya sa isang bagay na bago sa iyo. At ito ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, naghikayat sa iyo para magkaroon ng mga panibagong adventure or panibagong expedition sa buhay mo. At so magbabago rin yung prioridad mo sa iyong buhay at magkakaroon ka ng mainam na panahon para maglakbay
na may maaaring kinalaman sa iyong may kinalaman sa iyong negosyo. At maaaring ang iyong paglalakbay ay may kinalaman sa iyong mga panibagong mga kasosyo or karelasyon, mga panibagong pakikibaka or pagkakaroon ng mga kapakipakinabang na mga alyansa. So, yan ang dahilan ng iyong ng pagkakaroon ng iyong panibagong paglalakbay sa buhay. Tapos, ang iyong kalusugan ay magiging maganda rin. So, maganda ito para sa iyo, my dear Aries. Kahit na dumaranas ka ng intellectual blockages. Kaya nga, pero, pinawi naman ni Ace of Pentacles. Next is this one, the signs. Okay, so kailangan mong panatilihin yung mga resources mo. O kung ano man yung mga resources na meron ka, is dapat mong panatilihin. Maaring ito ay pera, mga ari-arian, kailangan mong mapanatilihin yan. Isa mabuting pag-aalaga yung mga resources mo. At kailangan ka rin maging practical sa paggagawa ng mga desisyon. Kaya nga, meron kang nakaranas ka ng intellectual blockages. So, dapat talagang pag-isipan mo ng mabuti na ang punto dyan ay maging practical ka sa iyong mga maging practical ka sa iyong mga desisyon. And kung mapapanatili mo lang yung pangangalaga mo ng iyong mga resources o ano man yung mga mahalagang bagay na meron sa iyo, at kung sasabayan mo din ng practical na pagdedesisyon, pag-iisipan ng mga bagay na dapat gawin, ay magbubunga ito ng kapakipakinabang na mga gawain or magiging productive ka sa iyong mga gawain or sa iyong mga plano. Magiging productive ka sa iyong mga pakikipag-alyansa or productive ka sa mga bagay na ginawa mo dahil sa iyong pagiging practical na pag-iisip at wasto na pangangasiwa sa iyong mga resources. With the powerful thought cards that you have is that life is supporting you. Life is supporting you. Life created you to be fulfilled. So you trust life and life is always there at every turn and you are safe. So in Filipino is that ang buhay mo, kung ano man ang mga pangyayari na nangyayari sa iyong buhay ay nakadesenyo iyan para maranasan mo yung fulfillment. So kailangan mong magtiwala sa iyong buhay na ang buhay ay nakalaan para sa iyong kabutihan, na kung ano man yung mangyayari yun ay para mag-improve ka mo, para maging mature ka, and it will always be turning into your favor, and you are safe actually. So ligtas ka, kasi nga ano man ang mangyayari sa buhay, gaano man kahirap, gaano man kasakit yung mararanasan sa buhay, but nangyayari ito kasi para rin sa iyo na magiging mature ka at maranasan mo yung fulfillment sa buhay. So wala kang dapat ikatakot kasi nga safe ka. There is the most high God that is working out for your favor, all for your good. You are safe. Tapos we have here another card, which is the King of Pentacles. The King of Pentacles is actually
ito may kinalaman sa security or pagkasiguridad. Nakasaad dito na you are mature enough already, tapos grounded ka din. This is actually Taurus energy. And kahit minsan siguro nakaranas ka ng intellectual blockages, but somehow your third eye chakra is still activated even if you sometimes experience mental blockage. And magiging successful ka din sa iyong negosyo, kasi nga this is the king of pentacles and the pentacle is here. Nag-improve ka sa iyong sarili kasi nga mature ka, tapos grounded ka din, and hindi ka naman risk taker. Actually you are yung galaw mo, yung pakikitungo mo sa buhay is parang ikaw yung emperor eh, and you are thriving in the sense na nag-increase yung estado mo sa buhay. You are thriving, you are acting like an emperor. So yung mga kinikilos mo ay parang masasabi din na ikaw ay isang emperor. Tapos bilang isang emperor, stable ka rin, tapos secured and successful ka sa negosyo mo, tapos provider ka din bilang isang emperor. So that's the king of pentacles. And with that is ito. This is the hangman. Nakikita mo ba yun? Ito yung hangman in reverse. The hangman in reverse. Makikita mo ba? This is the hangman in reverse. Now, with the hangman in reverse is that how nice to have to fight at all cost, look at the world from another perspective, and know that it could be the real one. What others see as a torment to you is inspiration. The sunrise reflects your own enlightenment and your journey safely, even if it's just inside your own mind. So, ikaw ito, parang confirmation ito sa confirmation ito sa Ace of Swords in reverse. Ayan. Parang meron kang mga bagay na kailangan mong ipaglaban. And ginawa mo lahat. Tapos nag-iisip ka mula sa iba't ibang perspektibo. And na maaring sa pagbabasin mo sa iba't ibang perspektibo, maaring napag-isipan mo rin na maaring yung iba is tama, and then maaring yung isa is mali. So kung ano man yung nakikita nila sa'yo ay nagsisilbing inspirasyon. And sa iyong paglalakbay as confirmation sa Ace of Pentacles is that magiging ligtas ka sa iyong mga paglalakbay. Kahit na mula lang sa iyong pag-iisip, still, magiging ligtas ka sa iyong paglalakbay as confirmation dito sa Ace of Pentacles. Another is okay, so ito Mars. This is the Mars planet.
Sa spiritual mo, driven ka to do. Probably you are driven to do something. And sa pag-iisip mo is that you are confronted about something. Inukumpronta ka tungkol sa isang bagay na iniisip mo. And kung ano man lang yung kinaaabalahan ng yung spiritual na aspeto at saka sa iyong pag-iisip is ginagawan mo yun ng aksyon or naging busy ka sa pag-work out sa mga bagay na yung gustong gawin. So this is Mars. And you claim your own power and you lovingly create your own reality. So lahat naman tayo is may sariling kakayahan. So dinideklara mo sa iyong sarili na meron kang kakayahan at tinatanggap mo ito ng buong buo. At yun nga, when you claim your power, you already have your creating your own reality. Lahat ng bagay na gusto mong gawin is magiging posible sa pamamagitan ng iyong kapasidad ng iyong pag-iisip. At sa ating pag-iisip, magsisimula ang lahat ng bagay na magiging na ang ibig sabihin is kung ano ang iniisip mo, yun na rin ang mangyayari sa iyo. Kung iniisip mo ay tagumpay sa iyong negosyo, so the same frequency ng iyong pag-iisip ang magiging frequency din na lalapit sa iyo. So same frequency na nag-attract sa iyo, it's which is the success in business. So you created your own reality through your mind and with your emotional energy na aligned sa yung mental energy plus aided with your visualization. So magiging posible talaga yung bagay na iniisip mo na gusto mong mangyayari sa iyo. You created your own reality through the power of your own consciousness. And there we have is the Two of Pentacles. The Two of Pentacles is may kinalaman ito sa management or balance. Nagkakaroon ng balance sa mga bagay na yung pinagkakaabalahan, maaaring ang yung sa kabilang pentacle ay nagre-represent sa family, tapos yung sa kabilang pentacle naman ay maaaring nagre-represent sa career, tapos ikaw ito na binabalansi mo lang, kayang-kaya mong ibalansi ang dalawang mahalagang bagay sa iyong buhay, na para lang mukha ka lang nagsumasayaw or naglalaro, kagaya nito, yung tao na hindi balansi yung kanyang paa, para lang siyang nagsasayaw, naglalaro. So, that's how you manage your life na okay lang sa iyo, hindi ka na-stress sa iyong trabaho, hindi ka na-stress din sa iyong negosyo or sa iyong pamilya. Na-achieve mo yung goal mo, tapos hindi ka na out of balance kahit na yung paa mo is hindi pantay doon sa isang parang sumasayaw ka or naglalaro ka. At kahit ganoon, ang posisyon mo, na-manage mo naman lahat ng goals mo. Yung career goals mo, yung family goals, tsaka business goal, I guess. So, maganda ito para sa iyo. Tapos ito. Ayan, 10 of Swords. Alamin natin kung sino ba dito ang hindi ko alam kung saan dito yung 10 of Swords in reverse at sino dito yung 10 of Swords talaga na positive. Naguguluhan ako dito. Pero feel ko, ito yung 10 of Swords na positive. Tapos ito yung 10 of Swords na in reverse kasi lahat ng mata niya, yung dalawang mata niya nakapikit. Hindi kagaya nito na yung isa nag-open eye, tapos yung isa is closed. So, ibig sabihin, dahil nakuha ko ito na pag ganito, 10 of Swords in reverse, is that, hanapin natin yung kahulugan nito.
negative. The word that should teach you the most is change. Renew your vitality, refresh your mind, change the places you usually go and the people you always associate with. Patience and be careful. Reflection will help you overcome this stagnation that and lifeless habits. So, itong 10 of swords, ito yung 10 of swords in reverse kasi dalawang mata nakapikit. So, confirmation ito sa Ace of Swords in reverse, na ang ibig sabihin, dumaranas ka ng intellectual blockages. But in here, kaya mo naman itong i-overcome. Malalagpasan mo din ito sa pamamagitan ng pag-inilay-nilay, yung tinatawag na meditation. Mag-reflect ka tungkol sa iyong sitwasyon. Ito yung paraan para malagpasan mo ito. And para actually itong 10 of swords is nagsasabi na dumaranas ka ng stagnancy or stagnation or maaaring nakaranas ka ng takot or parang walang kabuhay-buhay na habits sa iyong araw-araw na pakikitungo sa buhay. So para ma-overcome mo itong stagnation na to is kailangan mong i-renew yung vitality na meron sa iyo, and in order to achieve that is i-refresh mo yung pag-iisip mo through meditation, tapos magpunta ka sa isang lugar na bago sa iyo, yung lugar ba na masasabi mo na it's never before you've been there. So sa pamamagitan ng pagpunta sa mga lugar na hindi mo pa napuntahan ever since, is that ito nakakatulong sa iyo na baguhin mo yung pag-iisip mo, ma-refresh yung mind mo, tapos ma-revitalize ka, magre-renew yung vitality na meron sa iyo. Tapos sa paglalakbay mo sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan, makakasalamuhan mo yung mga tao na hindi mo pa sila na met before. So isa rin yung nakakatulong sa iyo na may matutunan ka sa karanasan ng ibang tao. Tapos yung pasensya mo at yung pag-iingat mo nakakatulong sa iyo para malagpasan mo yung stagnancy na naranasan mo ngayon. So magpunta ka sa mga lugar, I think magpunta ka doon hindi lang para mag-relax kundi para ma-revitalize yung vitality, ma-renew yung vitality na meron sa iyo, tapos magkakaroon ka ng iba't ibang perspective, ma-renew yung pag-iisip mo, ma-overcome yung mental blockages na meron ka, tapos mag-improve yung patience mo, tapos ma-overcome mo lahat itong blockages sa pagitan ng meditation and reflection. Tapos with the karma card, here we have signs for the signs, and the sign is wow, leadership. So potential ka rin magiging leader. Actually, with regards to your spirituality, kaya mong pamunuan ng iyong anuman ang ninanais ng iyong kaluluwa. Very creative actually yung pag-iisip mo. So para magiging mas creative ka is that you need to reflect, meditate, go somewhere else para ma-revitalize ka mentally, physically, emotionally, to renew your vitality, the vitality that you have within you. Tapos gawin mo yung ano yung gusto mong mangyari. This is Leo, actually Leo energy. And lastly is that you are at peace with your age. Each age has its own special joys and experiences, and you're always the perfect age for where you are in life. So wala ka namang problema sa iyong edad, pero naging peaceful ka sa iyong sarili. Tanggap mo kung nasa anong estado ka na sa iyong buhay. Because you are at peace with your age.
So, ito lang ang masasabi ko. Binabasa ko ito sa pamamagitan ng aking intuition. So, hindi naman lahat dapat mong i-absorb. Kunin mo lang yung specific na mensahe na nagre-resonate sa iyo. So, i-discern mo kung ano yung mensahe na nagre-resonate sa iyo sa pamamagitan ng iyong intuition din. So, makikita-kita tayo muli sa susunod na buwan. And God bless you.